Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang preview ng Game 1 ng New York Knicks at Indiana Pacers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kailangan nga na pong gayahin ng Los Angeles Lakers ang Big 3 ng Minnesota Timberwolves. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, bukas na nga po ng umaga gaganapin ang Game 1 ng Second Round Series sa pagitan ng New York Knicks at Indiana Pacers sa darating na May 7 sa loob ng home court ng Knicks na Madison Square Garden. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Hawak nga po agad ng New York ang home court advantage sa kanilang unang paghaharap since sila nga pong may mas mataas na pwesto sa standings ng Eastern Conference sa nagdaang regular season. Ngunit sa kabila nga po niyan ay mas liyamado pa rin nga po dito ang koponan ng Indiana Pacers since mas kompleto nga po ang kanilang lineup kumpara sa New York Knicks na mawawalan ulit ng dalawang scorer sa kanilang lineup sa mga katauhan nila Bojan Bogdanovic at Julius Randle na pareho nagtamo ng season-ending injury. Kaya posible nga po na mahirapan sila na makipagsabayan sa Indiana Pacers na mayroong napakabilis ng scoring pace sa kanilang mga laro sa playoffs. Kaya kailangan nga po ng Knicks na pabagalin ng konti ang kanilang laban gamit ang kanilang depensa kung gusto man nilang manalo. Samantala, buon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kailangan nga na pong gayahin ng Los Angeles Lakers ang Big 3 ng Minnesota Timberwolves. Hindi nga po mga katrops naging komportable sa Game 1 ng superstar center ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic. Sa katunayan, pagkatapos nga po ng kanilang laban ay nagreklamo nga po agad siya sa tatlong big man ng Minnesota Timberwolves na sina Naz Reid, Rudy Gobert at Karl Anthony Towns since masyado nga po siyang pinahirapan ng mga ito sa ilalim ng basket. Sa katunayan, hindi nga po kagaya ng mga nagdaang laro ng Denver Nuggets ay sila naman nga po ngayon ang out-rebound ng kanilang kalaban. Hindi na rin naman nga po maayos na na-execute ni Nikola Jokic ang kanilang mga ginagawa noong play gaya ng pick and roll nilang tatlo nila Jamal Murray at Aaron Gordon. Pahirapan na rin naman nga po siya na makasalaksak sa ilalim ng basket since dalawa hanggang tatlong malalaking player ang sumasalubong agad sa kanya. Kaya dahil nga po mga katrops naging epektibo ang Big 3 ng Timberwolves sa kanilang frontcourt, ay marami na rin naman nga po ang nagsasuggest ngayon na gayahin ito ng Lakers next season sa pamamagitan ng pagkuha nila ng dalawang legit na center na makakatulong kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.